Magandang buhay mga kamushi, ito po si Dr. Francie ng Mushie ni San Jose. Nandito po tayo muli para mag-share ng ating mushroom cultivation journey at magtutour din tayo sa ating mini grow house. So tutok lang po sa ating mga future videos para lagi kayong updated. Ito po ang ating mini mushroom grow house na isang recycled chicken flying pen. Kung starter sa pagkakabuti, pwedeng maliit lang munang area. 2x3 square meter lang po ito na pinalutan natin ng double net at jute sacks para di makapasok ang mga insekto. Then sa loob, maglagay din tayong katsa, paikot na pwedeng basain ng 2 to 3 times a day. Maglagay tayo mga tali to hang the fruit bags. Sa isang grow house po, gagayahin natin ang atmosphere sa kabundukan kung saan masaganang namumunga ang mga kabuti. So, babasain ng paligid to create a moist and humid environment. Lagyan din natin ng konting aeration kung saan tagusan makapasok ang hangin sa bandang taas at baba. Then, mga bato or sementadong sahig na pwedeng makadagdag sa pag-retain ng moisture ng paligid. Ito na po ang ating mga oyster mushroom fruit bags na nasa second flushing na. Kung hirap na lumabas ang mga bunga, pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng pag-create ng opening. Pwede nating buksan ng plastic or cut ang mga dulo para dun lumabas ang mga pinheads. Huwag lang maiinip kasi lalabas din yang mga inaantay nating mga pinheads. Basta tandaan na laging basain ang katsa at sahig o ang paligid para ma-retain ang moist and humid environment. Pag medyo over-matured ang similya na naitanim, kulubot po ang bunga. Pero pag okay at maganda ang similya, maganda din ang mga bunga. Dito po sa isang cubicle ay ang ating Ganoderma fruit bags. Inihiwalay po natin sa mga oyster mushroom para maiwasan ang pagawahawa or contamination ng kani-kanilang maysilya. Ang Ganoderma lucidum, also called as reishi or lingsi mushrooms, ay isang medicinal herb na ginagawang coffee or tea that can boost immunity, fight fatigue, improve memory, increase energy stamina, lower cholesterol, reduce inflammation, relieve stress, reverse the aging process, and stimulate circulation. Ganoderma is also known as a top source of antioxidants. Pagbagong sibol, white pa ang pinheads. Then after a few days, it changes its color into golden brown. At pag nag-dark brown na, matured na po yun at pwede na i-harvest. Meron din po akong isolation area for the contaminated fruit bags. Inihiwalay na natin sa karamihan at under observation sila. Pero nakita ko na munga pa din sila. Thanks for watching! Tutok lang sa ating mga future videos. Magsishare po tayo ng ating mga karanasan, paano tayo nagsimula, at ituturo ko din sa inyo ang aking mga pinagdaanan na mga trials. Please like, share, and subscribe!
Ito tayo sa loob ng ating grow house. Ngayon po, naglagay ako ng mga fly paper. Yan. Kasi para yung mga fruit flies, kasi normal lang po yan na may mga fruit flies, iikot-ikot sila dyan sa mga fruit bags, dadapo sila dyan ngayon. Pero marami pa rin pong paraan kung paano nyo mapapawala yung mga fruit flies. Pero ako, okay na sa akin yung ganito kasi, ayan, dumidikit na sila.